Okay, mga kasaka, tayo po ay nandito sa bayan ng Rizal, Laguna, kung saan ang kasamahan ko pong si Marlon Opalencia ng LGU po, ng DA ng Rizal, ay tumawag po sa akin upang magpatulong po sa pagpapaanak po ng baka. Dahil lang naturang baka po ay tanghali pa lang ay nakitaan na po ng inunan na labas na, yung kanya pong tinatawag na water bag ay nakalabas na at ang paa po ay labas na din. So sinubukan po nilang paanakin pero ang naturang pong baka ay hindi talaga kayang palabasin yung guya. So, inabot na po sila ng gabi at kaya po tumawag na sa akin si Marlon na kasama po natin sa agriculture upang magpatulong po. So, ang inyo pong lingkod ay agad-agad na tumungo dito po sa bayan ng Rizal upang matulungan po natin ang ating kasamang si Marlon na i-assist yung baka at yung farmer po na umaasa nang naturang baka po ay ma-save pa. So, sa abot po ng ating makakaya, pagtutulungan po namin na mailabas yung baka. Sa abot po ng aking kakayanan din, pipilitin po natin, no, gagawin po natin na ma-save yung baka na para po magkaroon ng bagong guya ang naturang magsasaka. Dahil sa haba po ng panahon din na kanilang pinag-intay sa loob ng 9 na buwan ay mangyayari po ang ganito na hindi po normal yung paglabas ng isang guya. Kaya po kailangan nating i-assist. Titingnan po natin kung ang naturang guya ba ay nakaposisyon ng tama at ang ulo po ba nito at ang paa ay magkakasabay na lalabas doon sa naturang puwerta. At kung hindi man po ito normal, atin pong aayusin, ibabalik po natin yung naturang paa sa loob at atin po itong paiikutin at itatama po para po ang naturang guya ay makalabas ng normal. So mga kasaka, pag po mga ganitong sitwasyon, agad nyo pong itawag ng technician para po kayo ay matulungan sa inyong problema pagdating sa pagpapanak sa baka. At ito po mga kasaka, atin na pong gagawin yung ating trabaho at upang ma-save po natin ang naturang baka. Paalala lang po, ang mga video pong ito ay hindi po dapat gayahin ng mga bata at hindi po din dapat gawin nang hindi po alam kung paano ba paanakin at hindi po na training. Ibig sabihin po, kailangan pa po ng pag-training sa ganitong sitwasyon dahil ito po ay maselan, hindi po basta-basta na ang guya ay ating galawin sa loob ng kanyang sinapupunan ng isang baka. Ibig sabihin po, kailangan din po natin ng experience o training na tinraining po ng mga doktor na iayos ang naturang hayop at saka palabasin. Kaya po hindi po simple ang pagpapanak ng isang baka dahil nandyan po ang minsan ay kahit na save mo na ay nangyayari ay namamatay ang guya dahil matagal yung pag-a-assist natin. Ibig sabihin, natagalan yung guya na nakasabit dun sa puwerta ng isang baka, hindi agad nakalabas. So, yun yung mga posibilidad. Pero sa tingin ko po ay buhay yung baka dahil nagalaw pa po yung kanyang paa. So, muli mga kasaka, atin pong isave ang isang baka. Hindi ka pa. 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 Hindi ka pa.
Malambot, jammer lang din eh. Wala na, lambot na eh. Mata, banda na. Ay, 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 ba't una pa? Kala ko. Una talaga ang panya. Yung pinipirsa na naman yun eh. Galit mo pre. Sobrang laki. Malaki yung ano. Anak. Lepas mana? Ibu, bata. Bata mu. Bagus. Bata. Wang. Para nakatali, nakatali pare, para patanong tayo, tayo. Dey, amo, oh, wag mo tanggalin, wag mo nang tanggalin. Pare, okay na. Hey, buti na tayo. Pawak dito, pawak dito. Hindi din siya. Ha? Okay lang, pare. Pawak mo dito. Ay, upo. Ay, umiga ka na naman. Okay. Kabarat, barat tayo, bawang balian. Eh, ano ba yan? Umupo lang. Pare, balik mo, balik mo, balik mo. Sala yan. Ayan na. Lambot ang inahin yan. Well, test na ng anak yun, bakon. Sa laki naman eh. Pala ito, lukam mo na lang bukas ng antibiotic ha. Tatanggalin ko na inunan para hindi mahirapan. Pawak ko yung buntot. Nalang. Oo. Oh. Hindi na ito ilalabas eh. Mahirapan. Pero kung nabutin mo umago pa tayo ngayon. Okay. Kanina, nakita ko kanina, labas itong ganito, dalawa.